Market. Lahat. Sabi nga lang, device, market ko sila. Ayun. Wow. Siyempre, ang showtime, bahay na namin eh. Kumbaga, sila yung bumuo sa amin sa extras kung bakit kinuha kami ng ibang show, kung ba't ako nagkakaliseri, nagkaroon ng movie. So, malaking utang na labat ng bahay ko talaga ang showtime. Ako, mahilig ako lumabas eh. Yung mamasyal. So, siguro, pumunta sa iba't ibang lugar. Hindi nga lang ako magaling mag-surprise. Yan ang sakit ko. So, siguro yung kahit malaman niya, okay lang. Basta madala ko siya sa magandang lugar. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan sobrang layo. Basta yung kakaiba. Yung pinakagusto mapuntahan talaga is Japan. Kaso nag-Japan kami ng showtime, trabaho siya. So parang sabi ko, bitin na bitin. Kailangan makabalik ako doon ng hindi trabaho, pasyal talaga. So, pink. Hindi, joke. Sexy to wear? Siguro no. Black and gold. Yan. Parang tipid sa oriente, yoga mat lang ako. Seryoso kasi meron ako sa bahay kasi gusto ko body weight lang tapos sa'yo nga, lahat pwede mo nang gawin sa yoga mat. Siguro yung nakiusap pa ako sa mga menus, nabigyan ako ng chance ang makapag parang sample-sample sa showtime, nag-host kami, talagang nagbangon pa ako. Nagpaloob pa ako ng bra, pero nakabihis na ako, tapos meron ako lipstick dito. Para igaganong ko na lang. Yun yung kausuhan ng ang kulit dance. Nasabi ko kailang kuya pong ati-vice. Ati-vice, bigyan naman ako moment. Bumulong pa ako. Sabi ko, bigyan niyo ako moment. Pasayon niyo ako na ang kulit. May pasabog ako. Yung tinawag ako, sige, hashtag dito daw, magsasample. Binabad ko yung t-shirt ko, naka-bra ako, nag-lipstick ako. Kaso walang pumalakpa kahit isa. Tapos sobrang sabi nila, Nico, ano ba yan? Sobrang wali. Live yun, as in live talagang. Pero yun yung nakakatawa doon kasi sobrang wali. Kaso nga, nakakaya sa mga audience. Idol ko kasi si Luis Arizano talaga. Talagang ang pangarap ko is maging host. So syempre alam ko naman na hilaw na hilaw ko sa pag-host. Pero gusto ko yung style niya ng pag-host eh, comedy. So sana 10 years from now, lahat ng nagawa niyang game show, mapasama ako sa gano'n, di ba? Pwede naman yan. Yung pangarap ko maging host ng mga show, pangarap ko nga noon pa travel show kasi gusto ko talaga mag-travel. So, nahiniwala akong darating siya sa akin. Basta, nag-aantay lang ako. Aso. Bata pa ako noon. Aso yun. Mga aspin pa, pinamimigay sa amin, di ba? Pag nanganganak, so, sobrang dami, pinamimigay ng mga kapitbahay. Yun. Mahilig ako sa Dragon Ball dati, pangalan pa nun dati, Trunks. Di ba? Hindi yung pang swimming ha? Yung Trunks talaga. Kondo. Hindi, joke lang. Sorry po ha. Naka, go to the church. Huwag kayong pupunta ng bar. Kasi pag nagpunta ka ng bar, magkakasala ka lang lalo. Kasi mamaya magkabati pa kayo, di ba? So, pagdasal mo, kunyari, tapos umuwi ka sa inyo, magpahinga ka, kumausap ka ng kaklose mo sa pamilya. Kasi mamaya mag-break kayo, pumunta ka ng bar, may magawa ka pa, tapos bukas magkabalikan din pala kayo, di ba? So, pahinga lang, siguro pahinga lang. And kumausap ka ng tao na mapagsasabihan mo. Kahit hindi siya mag-advise, yung makikinig lang sa'yo sa problema mo, malaking bagay. Paano daw pag mag-asawa si Beauty Gonzales tsaka si Paolo Contis? Ano daw magiging pangalan ni Beauty Gonzales? Beauty Contis daw. Sobrang totoo kami sa hashtags ko yung narinig. Yung lahat ng luhong lang gusto kong makuha. Una-una, siyempre, hindi na ako magpapakano. Hindi ako na sobrang laking bahay, sports car. Kasi, siyempre, yung mga luho na wala pa ako eh.
yun. Ayun, ayun, siyempre, di ko kakalimutan yung pamilya ko, siyempre. Wow. Paano mayroon ako, bibigyan ko rin sila. Sa totoo lang, donut. Sobrang donut, pero ito nga, nakakataba, kaya iniiwasan ko, pero siguro once a week, tinatry ko kumain ng donut talaga. Ah, mabilis lang. Ano lang, lalagay lang moisturizer, sunblock lang. Okay na, tapos dito na ako sa showtime nag-aayos. Sa makeup naman, ako lang din nag-aayos. Sa buhok lang matagal, sa lalaki naman, buhok lang talaga. Tama. So, greatest... Mula nung naging showbiz ako, mahal ko na yung sarili ko kasi dati. Mahal ko sa sarili ko, in physical health, kasi natuto ako ng gano'n dati kasi lahat ng imbita, invite, special, oh, baka gusto mo lumabas, kahit pagod ka na, pinupuntahan mo, tapos magsisisi ka kasi may kasakit ka. Ngayon, pag alam ko na kaya naman tumanggi at magpahinga na lang, ginagawa ko na siya. Kasi mahirap, babawian ka niya eh. Dati kasi hindi ko pa nararamdaman, parang, sige lang, kahit pagod ako, okay lang. So ngayon, naiintindihan ko na dapat time management talaga para maingatan yung sarili. Siyempre, ang dami kong nakakain ng libre. Hindi na sila yung mga invite-invite na restaurant. Kasi sabi ko kasi yung mahilig ako. Oo, siyempre. Patawag ko yan. Yung mga regalo binibigay sa akin ng mga supporters na hindi ko na-experience ng waiter ako. Di ba? So, yung mga regalo. So, yung mga bigeti. Yung pupunta pa sa studio na nagbibigyan ako ng damit. Sobrang na-appreciate yun kasi lalo na sa mga supporters namin na talagang nag-share daw sila para bumili ng cake para sa amin. Makilala sa hashtags. Si Makoy. Sabihin ko kung bakit. Si Makoy sobrang bait. Alam niyo yan sa PBB pa lang. Talagang pag nakasama niyo siya, parang hindi siya showbiz na tao. Kaya gusto ko si Makoy. Siyempre si John Lucas na talaga naman kabatuan ko sa joke kung bakit may mga video ko dati na lalalabas dahil sa mga idea namin ni John Lucas yan. At si Zeus. Si Zeus talaga, laking tao niya, ang galing niya sumayo. Pero parang iisa kami ng ugali, Kenkoy. Pag lumalabas kami, mahilig kami magpatawa sa mga tao. Talagang hindi rin siya naiiyak. Kaya yan, yung dapat yung makilala. Iwasan mo si Ken. Pupunin niyo yung pagkain niyo. Tapos, iwasan niyo rin si Ronnie. Lalo na kung lalaki kayo. Hindi kayo makakakuha ng chicks. Tapos, ang isa pang dapat iwasan. Dapat iwasan ay... Siguro si Jameson. Ang hirap kausap, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya ako iwas na iwas ako kay Jameson eh. Hindi kami nagkakaintindihan. Yan yung mga dapat iwasan. Nung part na parte na ako nung talaga my God, tubig! Yun talaga tubig, talaga ang una kong nahingi kasi syempre audition kami. 8 million kami nag-audition all over the world at isa ako sa matanggap. Joke lang yung 8 million. Hirap, no? Sapatos. Kasi mahilig ako sa sapatos kasi naalala ko nung hindi pa ako hashtags, bumibili lang ako ng mga fake. Pero bawal yun, sobrang bawal. Pero syempre, dahil wala pa naman akong pera noon, walang kakayaan bumili noon. So, kaya nung nabigyan ako ng original na shoes, sobrang iniingatan ko. Hanggang ngayon naman, mahilig ako sa shoes, iniingatan ko kasi ito yung mga bagay na wala ako noon nung hindi pa ako nag-aartista. Sa iba't ibang restaurant, mga typical, mga iba't pagkain. Tapos, yun, pumunta kahit malayo, basta pasabi ko na iba yung ambience, nagtitrive ako. Yung in-adjust ko talaga naman na bumili na ako moisturizer, sunblock, pumunta na ako dentist, tapos nagpapagupit na ako every week. Siyempre, parang yun yung kailangan eh. Tapos, siyempre, dapat maayos yung pananamit para naman na yung mga supporters eh mas lalo kaming mahalin. So dapat presentable kami lumalabas sa TV.
kay Miss Mario at kay Mr. M. Kasi Star Magic of M, nahihiya ako sa kanila. Kaya minsan pag nakikipagkamay ako, na-intimidate ako. Pero one time, pag nakasama ko silang kumain, bubulihin ko rin sila para gumaan yung loob nila sa akin. Patawa ko sila minsan. Tama. Talagang sinasabi ko yan kahit sa interview. Parang yun yung tinitingnan ko 10 years from. Sana huwag naman 10 years. Sana 5 years from now. Parang hindi ko pwedeng gayahin si Luis. Pero parang siya rin yun. So sana dumating yung time na mapasama ako sa movie niya. Kasi talagang pangarap ko ay karoon ng movie na comedy. Siyempre, eh, si Ate Vice Ganda sobrang number one pagdating sa comedy. Kaya, yun, pangarap. Talaga nga, lalabas ako sa TV, mayakap lang kayo. Na, sa showbiz eh! Hindi nawawala sa akin pag Pasko, bumibili ako mga pamaskong damit. Kahit ganito na ako, gusto ko, nakabago ko, na talagang kinalakihan namin, di ba? Talaga naman pag Pasko, dapat get up mo, bago. So yun yung hindi ko inaalis sa akin pagka old fashion ko. Ano yung... Kami ng suka ng tao. Kaya nung waiter ako noon, palinis mo na sa akin lahat. Palinis na nila sa akin, CR. Basta huwag lang yung suka ng tao kasi hindi ko kaya. Time ko, Ragnarok online. Sobrang naubos din yung baon ko. Nakuha ko pong mag-cutting, kaya huwag magiging gagayahin. Sobrang na-addict ako. Anong naka... Bababaero, bababaero. Ayan kasi yung tingin sa akin ng mga babae, babaero daw ako. So, papatunayan ko sa kanta na yun na hindi ako babaero. Sa ano, kayo nang umusga. Lahat! Mark! Lahat! Sabi nga ng device, market ko sila. Ayun. Wow! Ikaw pag wala akong problema, kasi yan lagi ang binubungad sa akin ng mga katrabaho ko. Oh, ayun naman si Nico, may problema na naman kasi aminin ko, ultimo may naiwan lang ako o kunyari, nasira lang yung flash sa bahay namin. Iniisip ko yan kaya sasabihin, tatawag ako, sasabihin na ng mga hashtag ko. Ayun naman si Nico, may problema na naman. Kasi sakit ko yun eh, kahit malita problema, iniisip ko siya kaya Nico will be that Nico pag wala akong problema kada araw. Talaga every morning, siyempre busy kapag kain ko. Eh, pinakamadali pang lutuin. May pula. Nakapagluto ako ng adobo na hindi ko pa alam yung tansya ng suka at saka toyo. Sobrang alat. So talagang hindi na kain. So? Sadness? Sayaw. Gamit ang sayaw. Ready? Excitement! Excitement! Yes! Yes! Dream! Inay! Pag-board! Pag-board? Siyempre tipid lang. Tipid lang. Sayo-sayo. Pag-kinikilig! Wow! Mahilig ko, problemado ko lagi tao, kaya lagi mo sa bala. Ano? Ni anak ni Miss Bilbo Santos. Yun. Idea. Maisip pa. Kasi nga gusto ko comedy. So, kahit sino bigay sa akin. Basta kay dad ko naman, tsaka siguro wag mas matangkat sa akin. Mahirap na. Alam yun na. Magiging mabuti ako na
asawa, syempre. At magiging faithful at loyal, yan yung key para sa forever na pagmamahalan. Siyempre, unang-una showtime, mas masaya. Nung ginagamit na nila ako as host, siyempre, parang nakakatuwa na nagtitiwala na sila na dati sa'yo lang sayaw. Ngayon, pinaghahawak na ako ng mic na masasabi ko na biggest achievement ko. Kasi pag may hawak ka ng mic, parang ikaw na yun eh. Kung ano na ba sa bibig mo, nakikilala ka ng tao. Hindi mo kailangan magpanggap ng character na, no? O ngayon, ano ka, bakla ka. O ngayon, galit ka. Pag kung ano ka lalabas ng araw na yon, yun ka. Kaya ang laking bagay ng pagiging host. Get-together na ini-invite nila ako na talagang pinagpaplanuan nila ng matagal, sineset up nila para sa akin. Sobrang nakakatuwa ako dun kasi effort talaga yon para sa akin. How about... Yan ko na talaga naman nagulat ako na parang galing siya sa show, eh, mall show. Tapos andara ko ng andar. Tapos magugulat ako na andayo ko na nakakaabot sila kasi nga humihinto, tumatraffic. So nagulat ako na hinahabol pala nila ako dahil gusto nila magpa-picture. So sobrang crazy yun. Oh, ganun pa rin kung ano nakikita nila. Masiyahin akong tao at... Pero sobra akong mapagmahal sa baby ko. Maalaga ako sa baby ko. Hands on ako para sa baby ko. So kung balikan siguro ng time na nag-aaral ako. Kasi ngayon eh, ang dami kong bagay na hindi alam. Kasi dahil nung high school ako, sobrang computer games, cutting. So, pababalikin ako. Parang sarap mag-aaral. Kasi ngayon ko nare-realize ang sarap ng mag-aaral. So, kung makakabalik ako doon, itatama ko. Anong araw sa... ko magkabahay na sana ngayon 2018. Kung hindi man, hanggang 2019. Sobrang goal ko yan. Gusto kong silipin yung 2020. Sabi ko, ano? Sana may bahay na ako na buo. Yung pangarap ko talaga, ba't ako nag-iipon, ba't ako tumatanggap ng maraming show, ba't ako nag-forget. Kasi parang doon sa dreamers na gusto ko. So, kahit 2020, yan. Hinihintayin ko yan. Gusto kong masilip. So, yan. Naalala ko noong 2014, waiter ako noon, nagkaroon ng contest o segment sa Showtime na ganda lalaki, kumakarir 2014, parang labanan siya ng mga lalaking may trabaho. So, ganun siya. First contest na sinaliyan ko yun at ako yung nanalong grand champion. Pero hindi pa ako napasok sa showbiz noon. So, lumipas ang ilang buwan, tinatawag ako ng Showtime para sa isang audition daw. At yun nga, yung audition pala na pinuntahan ko is hashtags. So, doon nag-umpisa. Noong November 11, 2015. Okay, so... Pag-host ko sa Showtime at sa Umagang Kay Ganda. Kasi kung papipiliin ako, gusto ko talaga is mag-host eh. Yes, siyempre lahat gusto ko masubukan, pero kung magkakaroon lang ng isa, gusto ko yung pag-host nung ginagawa ko, yung masaya lang, hindi naman formal na formal hosting. Ayun, yun yung masasabi kong pinakagusto ko sa mga nagagawa ko. May adjustment ba na... Adjust pa rin ako kasi hindi ako magaling mag-English sa pagsasalita. Pero sabi ko, hindi ako papayag na marunong lang ako sa pag-host dahil streetwise, nakakatawa. Gusto ko makapag-host din ako ng seryoso at sa mga formal na okasyon o show. Kaya nag-a-adjust ako ngayon, syempre. Pipilitin ko mag-aral talaga kung paano magsalita ng tama at tara mapagpatuloy ko yung hosting career. Tignan natin tong hashtags kasi. Kami kumain. Ngayon talagang bihira na kasi lahat kami parang laking bagay ng hashtags, especially nung binigay sa amin ng Showtime kasi nagkaroon nga ng mga kagaya namin na hindi naman talaga kami. Ito yung kauna-una naming TV exposure para or break yung Showtime. So, dahil sa Showtime, nabigyan kami ng chance kung ano yung talent namin, yung kagaya rin iba sa amin. Sila mo ko, yan pala is acting pala talaga yung meron pa silang talent sa acting. Ako naman, sa hosting pala ako, meron din. So, nakakatawa dahil hindi kami kinulong ng Showtime na sa'yo lang. O, bawal kang tumanggap, sa'yo lang. Hinayaan nila kami mag-grow. So, yun yung masasabi ko, nagkaroon na kami ng album, minu-workshop nila kami. Kaya, ang laki ng
pinagbago mula nung November 11, 2015 hanggang ngayon. Ano bang... Maraming ganap eh. Marami kaming ganap kanya-kanya at sobrang litaw na litaw yung pagkakaiba ng personality namin. Hindi kami parang isang boy group. Ah, sila yung ano, malasingkita na gwapo o sila yung mapuputing magagaling sumayaw. Hindi ganun eh. Pag sinabi mo, kilala kami sa pangalan isa-isa. So, ay si Ganto, ano, komedyante yan. Ito si Ganto, sobrang heartthrob yung datingan niyan. So, makikita niyo yung pinagkaiba ng bawat isa sa amin. Huwag mo isipin sarili lang, especially image namin, hindi lang image, pag magkakasama kami na isipin mo rin yung mga kasama mo dahil umaasa sila. Paano ba sasabihin na umaasa kami sa bawat isa sa amin? Kasi bawal kaming masira eh, hindi kami dapat mabuwag. So dapat naturo nila sa akin kung paano magtiwala sa bawat isa sa amin, especially sa tinatahak naming karir. Kasi dito din ngayon sa show. Ayokong tumanda, kaya pag nakikita kami ng anak ko, pinipilit ko na parang magkaibigan kami. Pero sobrang hands-on ako sa kanya kasi lumaki ako na walang mommy at daddy na sa magkalayo. So parang lahat ng hindi ko na-experience nung bata ako, gusto ko mapa-experience sa kanya. So parang, example na lang, yung mag-mall kayo once a week, malaking bagay yan. Kasi lumalaki siya, kasi hindi na siya magiging bata ulit. Gusto ko maalala niya yun na habang may time, gumagawa ko ng time para sa kanya talaga. Naku, madalas kami mag-ano? Facebook Live ba tawag doon? Oo. Naku, sobra. Talagang kasi nangyayari talaga na nakikita na lang kami. O hindi niya ako nakikita. Nakikita lang niya ako pag magbe-breakfast, tapos aalis na ako ng bahay. Darating ako ng bahay, tulog siya. So syempre, wala kaming bonding. So ang ginagawa ko, nakakatulong nga yung internet. Doon kami nag-uusap madalas. Nakapag-banding kami, nagkikwento siya. At para makabawi ako, dahil nga lagi ako wala, pinag-aaral ko siya ngayon. Toddler tawag doon. Yung ganun. Kasi siyempre, gusto ko malibang siya habang nalilibang ako sa trabaho. Ayoko malungkot siya sa bahay. Sorry, ilang taon na si baby boy? 2. Pinaproblema ko na, alam lang niya, daddy work. Yun ang alam niyang word na nasa work ako. Pero, may time kasi na gusto niya sumama. Lagi na huwag alis, daddy stay, ganun siya stay. So hindi ko mapapa-explain sa kanya na hindi pwede. Kaya alam ko na nagtatampo siya. Kaya ginagawa ko, bumabawi ako. Bumibili ako ng toys sa kanya. Tapos nilalabas ko siya talaga once na makauwi ako ng maaga. Ano sa tingin mo yung... Kakaroon ka ng mga... Maiisip mo yung mga bagay na dapat unahin, yung mga bagay na hindi importante na huwag mo nang gawin, siguro ilalagay ka niya sa tama, lalo na pag may anak ka. At saka ano, ang tagal mong mapagod sa trabaho. Dahil siguro, dahil may inspirasyon ka. Since na inspiration. Nag-start ako sa zero, talagang... Alam mo, wala akong ipon kasi siyempre waiter ako noon, magkano lang ang sweldo ng waiter, halos mauubos din sa panggastos. Ngayon nakakaipon ako at may business na rin kami, malapit na mag-umpisa, kasama ko dyan ka-hashtags ko. Ano to? Bar. Boss kami, kasama ko si Tom, si Kikid, si Zeus at si Paolo. At siyempre, bili na rin ako sasakyan kasi kailangan eh, sasakyan. Kaya ko inuna yung sasakyan kasi sa bahay. Kasi sa klase ng trabaho nga daw namin, parang bahay mo na yung sasakyan eh. Doon ka natutulog, makakasegue ka ng trabaho. At ngayon, ini-aim ko na this year talaga makabili ako ng bahay. Yun yung pinag-ipon ako. Offer sa akin mag-business pero takot ako siyempre. Una-una, takot magtiwala or nag-iisip ako anong bagay. Ngayon dito, nung nag-decide na mga hashtags ko naman, kami-kami, di sabi ko, try, subukan natin. Total naman, magkakatrabaho tayo, iisa yung gusto natin. Eto, nagtayo kami ng bar. Sabi ko hanggang kailan kami as hashtags. Pero kung 5 years from now, mawala man yung hashtags, sana talagang makilala kami kung ano yung personality ng bawat isa sa amin, kung ano yung kaya ng bawat isa sa amin, para tuloy-tuloy lang. At ako, hoping ako talaga na
5 years from now, kaya ko na mag-host sa Binibining Pilipinas. Talagang fluent na ako mag-English kasi pag-aaralan ko yun. At syempre, hindi mawawala sa akin yung pagiging comedy ko. So, ayun, patuloy lang yung pag-host ko ng masaya lang para doon ako mahalin ng tao. I-describe mo yung... Success. Naniniwala ako na magiging successful ako kasi basta sa dami kong nakikita, pinagdadaanan. Nandito na ako, ayoko nang bumalik sa dati. So, naniniwala ako na in the future, magiging successful ako. Ayun, ang challenge ko ngayon, nakatape yung kamay ko. Kailangan makalipat ako ng mga cotton dito sa kabilang bowl. In 30 seconds, no? Yep. Kada bowl, 1,000. Okay. 1, 2, 3, go! Mala nyo, ha? Aba! Mahirap siya, ano? Ganito pa rin siya, okoy. Pag konti lang daliri. Oh, ha? Iba rin trip nyo, ha? Nakapagod, no? Paano kung ramen to? Kung makaka 20K lang ako, ha? 8. Pagod na ako! Nakapagod! 3, 2, 1, and... 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000. Naka 13,000 ako! Yes! Yes! Ito, chinalenge nila ako. Ito ang pinakamahirap na challenge na natanggap ko sa buhay ko na talagang madugo siya. Kailangan ko makapag-joke gamit ang kanta. Okay. Oh! Alam niyo ba kung anong kanta ang pinakamahirap i-compose at hindi natapos? Ano? Lalabay. Bakit? Kasi habang kino-compose yun, nakatulog yung composer. Ha-ha-huling! Ito, pangalawa. Ito. About naman sa dinosaur. Alam niyo ba kung bakit laging mainit ang ulo ng mga T-Rex? Bakit? Siyempre, higante sila tapos ganito lang kalit kamay nila. Sino hindi iinit ang ulo, di ba? Ito, isa sa hashtag na gagayain ko. Hulaan niyo kung sino to. Kasi po, evening. Evening po. Taping lang po. Kasi po, nahulaan niyo na kung sino? Ang pangalawang hashtag, hulaan nyo kung sino to. Pasok lang ako! Oy! Ano, Nico? Kwek-kwek tayo! Eh, ikaw pala. Tara, kwek-kwek tayo! Ano? Piling muna ako, ha? Ito nga, pangatlong hashtag na to. Sobrang hirap nito, pero gagayain ko. Oh, bro, come on, let's eat. Bro, come on, let's eat. Yes, have you ever heard some tonight? Oh, bro, okay. Zeus, kasama ko siya. Kasama po siya kahapon, gano'n. Yes, bro. We're playing to a computer session. Ayan, nahulaan niyo kung sino yan? Tayo ay naka-quarantine, join na kayo sa aming online acting, dance, voice, and Tagalog workshops and learn from the teachers of our Kapamilya Stars. For inquiries and more information, visit the Star Magic Workshops Facebook page and Instagram account. You may also reach us through this number or send us an email through this address. See you, mga Kapamilya! Kaya mo rin bang sumayaw, gumataw, gumalaw kagaya ng mga paborito mong artista? Mag-online audition na sa Star Magic. Punta lang sa starmagic.abs-cbn.com/site/audition. Baka ikaw na ang hinahanap namin.